sa tubig. Ano tawag doon? Ay. Ano tawag doon? Marami nagkakamali dyan sa aquaphobia. Ano pagkakaintindi nyo dyan sa aquaphobia? Pag sinabi natin na takot sa tubig, klase hindi yung literal na tubig eh, para kang mamamatay ka ng maaga pag takot ka sa tubig, ha? Magkaiba rin yan. Pwede rin other word yung hydrophobia. May hirapan kayo doon. Bakit? Kasi pag sinabi nyo na takot ka sa tubig, eh parang bata ka pa lang, patay ka na. Why? Almost 70% diba tubig ng katawan ng tao, nasa loob ng katawan ng tao. Actually class, pag sinabi natin mga aqua or hydrophobia, ito po yung takot sa malalim na tubig, deep water. Kumbaga pag ikaw ay sumasakay ng barko, 'di ba parang hindi ka mapakali kasi feeling mo lalim-lalim ng tubig. Pero yung sabihin mo takot ka sa tubig, ibig sabihin sa mineral water takot ka, hindi po. Okay? So sigurado class kaya nagkaroon siya ng hydrophobia ay dahil po nalunod na siya minsan. So yung naging phobia niya nag eager nung panahon na hindi niya yun na-overcome. Okay? So, hindi ko alam kung totoo to, pero trinay ko lang din siyang isama. Meron din mga natatakot ng maiwanan. O kaya takot ng, alam niyo class, yung mawalan ng minamahal. Okay? Pantophobia. Meron din ballistic phobia. Takot yan sa bala. Okay? Pagtakot po sa babae. Nga. Para iba naman natin, takot sa babae. Depende, hindi ako familiar class pagtakot sa babae. Nymphophobia. Kasi meron nymphomaniac eh. Pag babae yun eh. Nymphomaniac. Okay. Obsession. Okay class, take note of this. Pag sinabi nating obsession, ito po yung uncontrollable na mga bagay na gusto mong gawin. Mga uncontrollable class na gusto mong makuha. Whether yan ba ay pag-iisip, whether ba yan ay image, whether ba yan ay mga objects. Ibig sabihin, may obsessed ka ng personality or behavior once na hindi mo na makontrol yung sarili mo na mag-obtain ng ganyang object. Sino dito class yung mahilig sa violet? May mga paborito tayong gamit, tama? Mga kulay. Pero hindi na normal class, yung paborito mo violet, pati pilik mata mo violet. Okay? Di ba may ganyan? Yan parang, di mo na alam, di yung colorful. And anyway, parang kasama na sa karakteristik na yan. Kaya lang, pag halimbawa na pati kulay ng panty niya, brief niya, violet, yung pinggan niya, violet, o kaya naman class, pag tao, normal class na mahal mo ang tao sa pamamagitan ng pagpo-post mo sa Facebook. Pero hindi na raw po masasabing normal kung pati sa ID mo class, eh, jowa mo pa rin nakalagay. Sino dito minsan sa buhay niya nung college, yung ID niya nasa likod nun, picture ng jowa niya? Meron ba dyan? Yung nilalagay mo yung pictures ng jowa mo pati sa list ay sa screen ng cellphone mo? Alam na namin may jowa ka class, pero yung ganun na lahat na lang, pati damit mo, ipapaano mo yung picture ng jowa mo, hindi na daw normal yan. Baka mamaya pati pinagkainan ng jowa mo, inuuwi mo pa din sa bahay nyo. Hindi na normal yan. Naunawaan class. So yan, yung mga otaku class. They are the one of the example ng may obsession. Si Sir Noli nyo nga class, eh akala sa akin ay otaku daw ako. Sa anime, mahilig ako. Tapos, Levi Ackerman. So, since college ako, first year college yan, na ang buhay ko, si Levi Ackerman. So, talagang patiunan ko Levi.
Pati aso ko, Liba yung pangalan. Wala lang. Ang cute-cute kasi. Compulsion class. Ano pagkakaiba ng impulsion, impulse sa compulse? Pag sinabi natin compulsion, para bang may nagtutulak sa yung gawin yung isang bagay. Ang impulsion, uncontrollable na talaga to. Kahit pigilan mo yung sarili mo, hindi mo na mapipigilan. Yun yung impulse. Okay? So let us proceed muna kay compulsion. Pag sinabi natin compulsion class, ito yung bagay daw na parang yung isang individual, may bagay na nagtutulak sa kanya na isara yung pinto kahit alam niya nang nakasara. Sino may ganyang at ano class behavior? Yung alam mo na nagaling ka sa baba, pero hindi ka mapakali kung nasara mo ba yung pinto. Kaya wala ka pa rin choice kundi bumaba para i-check ulit yung pinto kung nakasara. Di may ganyan, para may ganyang behavior yung mga kasamahan natin o ibang makikita nyo na barkada. So meron dyan class yung panayugas ng kamay niya. Yung tipo class na parang mayroong nagtutulak sa'yo na parang kilala. Yung sino dito class yung pupunta sa SM tapos hindi niya tinatapakan yung guhit ng ano ng tiles. Meron bang ano, meron bang ang hirap kasi kapag itong online, hindi ko ma-demonstrate. 'Di ba alam niyo meron yang ano, meron yang square-square yung ating tiles. Pero ang gagawin niya, ipapasok niya talaga yung kanyang paa doon lang sa loob ng square ng tiles. Halimbawa ito, tsura niyang tiles. Yung bilog yan, square-square yan. Di ba mga tiles sa mga SM ganyan? Pero ang gagawin niya, hindi niya tatapakan tong line na to. Dito lang siya patapak. Gamunta nga. Yan yung mga, ano, mga compulsion. Para may pakiramdam siyang ayaw niya na nababiolate yung rules ng guhit sa SM. Okay? Yes! At pag lumala na po yan class, ang magiging sakit niya na compulsive, obsessive compulsive. OC. Obsessive compulsive. OC. Yan po yung tinatawag nating class na perfectionist silang matuturing. Yung ano nila class, yung paligid nila sobrang linis. Sino dito inaabot ng 2 oras sa CR class kasi hindi siya mapakali kapag marumi yung CR. Yung parang imbis na katawan mo lang yung lilinisin mo, pati ba naman yung CR lilinisin mo? May mga ganyang sakit class. Lalo na pag sino dito may barkada na kapag pumupunta sa bahay niyo, hindi niya mapigilan yung sarili niya na maghugas ng pinggan. Diba? Yan ang masasarap na barkada class. Pero yung totoo, meron siyang behavioral problem. Okay? Minsan kailangan talaga natin pagtsagaan to class eh. No? Kasi parang di natin alam kung related ba talaga siya. Kaya lang dito mahilig si Attorney Gabaw eh. Yan. Mahilig sa perfectionist. Traumatic neurosis class. Familiar po ba kayo sa operational fatigue? O kilala na post-traumatic stress disorder? Ito yung war shock sa mga sundalo. PTSD. Okay? Yung parang galing sila sa trauma na kahit nasa normal na sila na sitwasyon, eh nag-i-eager pa rin sa isip nila yung pangyayari na hindi nila na-overcome. At kadalasan class, yung mga ganyan po na nakaranas ng ganyan traumatic disorder, stress disorder, ano nagiging resulta niyan pag hindi na-overcome class? Nagsisuicide. Okay? Familiar po ba kayo sa mga babaeng bagong panganak? Ano yung sakit ng mga babaeng bagong panganak class na hindi maintindihan ng iba? Bakit pumapatay ng anak niya at nagpapakamatay siya? Postpartum disorder yun class. Okay, yan ang postpartum stress disorder. Lumalabas po yan class